Hello Libra, I hope you're doing well, and this is your weekly messages for March 5 to 11, and this is for all Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung magre-resonate sa inyong sitwasyon. Thank you. And pinapayuhan ko din po kayo na panoorin ninyo inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Libra. So, yung message po ninyo is trust. So, sinasabi sa mensahe na to na nagtitiwala ka, Libra. No? Nagtitiwala ka sa strength mo. Nagtitiwala ka sa sarili mong liwanag. Nagtitiwala ka sa natural ebb and flow of life. Kaya naniniwala ka na lahat, no? Lahat na nangyayari sa buhay mo, lahat na na-encounter mo along your life's journey is being placed there, no, ng divine universe, because it is part of your growth, no? Makakatulong 'yon sa iyong life's journey. So, yung sunod mong mensahe dito is the voice of the heart. At kung nasaan ka man ngayon, Libra, no, naniniwala ka na you are there because you are meant to be there at this time, no? Sumusunod ka dito sa bulong ng iyong intuition. Ang napipick up ko dito is yung actions mo is in accordance with what is your intuition is telling you. Yung nakikinig ka sa inner guidance mo. Kaya kung nasaan ka man ngayon, naniniwala ka na doon ka dapat, no? Doon ka dapat sa panahon ngayon, no? Nakikinig ka sa iyong puso, nakikinig ka sa iyong soul, nakikinig ka sa iyong intuition. And sumusunod ka sa kung ano ang panawagan ng iyong soul dito is what I am picking up, Libra. So, what else for Libra? Open to the universe. Ang iba sa inyo dito, Libra, no? You are finally finding your worth. Kumbaga, ano yung halaga mo? Ano yung mga abilities mo? Ano yung iyong potential, no? Maaring around this time, alam mo na kung ano ang meron ka, kung ano ang iyong capabilities, ano pa yung iyong purpose in life, ano yung meaning ng iyong existence, ano yung worth mo, no? I really feel na may mga realizations ka din, mga ganyan ngayon. Kaya that is really beautiful is what I'm picking up here. Napakaganda lang ng mga nararamdaman ng lahat sa inyo dito. Because I feel na parang you are surrendering to the natural ebb and flow of life talaga. You are in sync with the universe. You are in sync with God, no? Dahil nagtitiwala ka, nakikinig ka sa divine guidance through your intuition, and nakikinig ka sa panawagan ng iyong soul dito, no? You know, you are discovering your worth, you are discovering your full potential dito. So, napakaganda lang. So, what else for Libra? Knight of Swords. May mga bagay ka dito na balag gawin, no, Libra. You are excited, I feel, no, na gawin ang mga naisip mong gawin dito. But yung panawagan din naman sa iyo nito, because this is a fast moving energy. So ibig sabihin niya na mabilis ang galawan, mabilis yung movement ng mga endeavors mo or yung mga gagawin mo. May mga decision ka dito na kailangang gawin agad-agad, no? Kaya in situations like this na maaring hindi ka naman dito mabigyan ng madaming panahon para makapag-isip dito sa pagdi-decision na to. So, you're just being advised here to just listen to your intuition, no? Listen to your intuition dahil yun talaga ang makakatulong sa'yo dito sa iyong pagdi-decision, just in case kailangan mong mag-decision. So, we also have the five of pentacles. Ang iba sa inyo dito, feeling left in the cold, feeling nag-iisa lang kayo, walang karamay, yung ganon. So, maaaring may mga ganong ganap ang iba sa inyo dito. But you are also being reminded here na hindi ka nag-iisa, Libra.
In fact, ang daming supportive and helpful people na nasa paligid mo, no? And not only that, sa spirit realm, no? Nandyan ang Panginoon sa'yo, nandyan ang iyong spirit team, lagi nakasuporta sa'yo. So, sa panahon na kailangan mo ng suporta, kailangan mo ng tulong, your spiritual team, no, is just a prayer away. Nandyan sila. Handa silang tumulong sa'yo and guide you and interfere in your circumstances. You just have to reach out. You just have to ask for their help, no? Yung mga angels mo, laging nandyan. Yung guardian angels mo, laging nandyan. Nakahandang tumulong. But you just have to ask for help. It's because yung mga angels natin cannot just interfere sa buhay natin. We need to ask them to help us because we are all given with free will, diba? Kaya nire-respeto yan ng ating mga angels. But they are right there, no? Handang-handa yan. Once na humingi tayo ng tulong sa kanila, nandyan agad yan to interfere in our lives, no? To make our situation better and lighter for us to carry. And dito sa situation mo, kung ano man itong ikinalulungkot mo dito or maaaring nag-iisa kayo ng pakiramdam mo, no? That is just temporary, Libra. Kung ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, that is very temporary ang hinihingi lang dito, no? Tibay ng dibdib, no? Lakasan mo lang ang iyong loob and angkla ka lang, kapit ka lang sa faith and hope, no? That your situation is going to improve, your situation is just temporary, and that is going to change for the better. Makakahanap at makakahanap ka dito ng solusyon, magkakaroon at magkakaroon ka dito ng pagkakataon para mahanap mo ang way out dito sa iyong pinagdadaanan ngayon, okay? So, yung message mo dito is the star. Napakagandang energy. You are divinely guided. Yan ang sinasabi agad-agad ng energy na to. You are divinely guided. You are divinely supported dito, Libra. No? There is healing. Dito, there is healing. So, yung healing na yan is not only referring to healing sa mga physical ailment. Kung mayroong mga pinagdadaan ng illnesses, ang iba sa inyo dito, Libra, yung healing na yan also, I really feel, is in your finances department because maaaring ang pinagdadaanan mo dito sa Five of Pentacles is problema sa kaperahan or problema sa source of income, sa trabaho, maaaring ganun, no? So, I really feel that your financial situation also is getting that healing energy, no? Nahatid ng star energy na to dito sa iyong reading. So, there is also, maaaring magkaroon dito ng financial breakthrough for some of you, Libra, na yun ang magbibigay ng pagkakataon, yun ang magbubukas ng opportunity for you na makapagsimula ka ng bagong buhay in terms of your finances. So, maaaring itong financial breakthrough na to, yun ang magiging daan para sa pag-heal ng iyong finances department. Yun ang magiging daan para makapagsimula ka ng panibagong path na lalakaran in terms of your finances na alam mo yun, masusolve ang problema mo dito, no? There is also wish fulfillment energy dito sa star. Kaya maaring ang iba sa inyo dito is going to manifest your heart's desires. Some of you are going to manifest your dreams na sa pagkakataong ito. So, Libra, that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.